Kapatid kong Gunggong. Sina-challenge niya akong magpindot ng chicken. Pero nagawa ko na na isang beses. Pero susubukan natin ulit. Ayan. Here's the chicken. He was able to catch it. May English pa. Pwede naman mag-Tagalog. Yeah. Chicken. Siyempre, may ilan tayo. Pero yes, second attempt. Kasi once nga lang nangyayari yun. Ayoko na. Suko na ako. Pero, diba nakwento ko na yun dati sa Victory Line? Ayan. Bumaon ng Baguio noon. Tapos yung tito ko, pinahuli sa akin yung mga manok noon. Tapos kailangan ko siya ibaba sa Manila. So, ako naman, para akong probinsyano na talagang nakalagay pa sa box yung mga manok, tapos may gulay doon sa bayong, tapos isinakay ko sila, pinasok ko yung mga box ng manok na yun. Pinayagan naman sa Victory Liner, pinasok ko sa loob ng compartment sa ilalim ng bus. Tapos, yun nga, nandun na sa terminal sa may Cubao, pagbukas ng compartment, yun, na nagulat na lang ako kasi yung mga manok nagliparan at yun, andun na sa ilalim ng bus, nandun sa ano, tapos sinahabol ng mga guard, sobrang awkward nung moment na yun. So, yun, napakaraming mga ano, nakikipaghabulan para sa mga manok. Ilan na lang yun na iuwi ko noon, naiwan na yung iba doon sa mga bus. So, syempre, nakakahiya jahe, tapos may bayong ka pa ng gulay, may strawberries, may walis tambo. Yung kwento daw. May kwento rin ako. This is not about chicken. It's all about chicken din. Pero, so yun, mga istoryang ano namin nun sa Baguio, nasa Baguio pa kami. So, shout out sa mga taga-Baguio. Chicken. Siyempre, chicken dito, chicken sa Saudi, puro chicken. Dahil karaming chicken. Just make use of this one, no? Yung play. Ayan, no? Pwede naman siya. I was able to catch it. Waiting madaya. Madayang madaya. After namin mag-market kanina, so yan si Kuya Paul naman, nakakuha si ate ng mga buto na binhi, mga itatanim dito sa Bakuran. So syempre, as part ng quarantine, walang magawa yung mga tao, so nag-provide yung government ng mga buto-buto. So ito yung isa sa mga nakuha nila ito. Ano to? Kangkong? Wheat meal! So yun yung binangkong na Kuya Paul kanina. So, ito yung mga binhi o yung mga buto na itatanim. So meron tayo ano to, munggo. Tapos ano to, mustasa. Ayaw mag-focus. Ayan. O, basta yan, mustasa yan. Ano tong asul? Sabi ni Paul, pechay daw yung maliliit. O, pechay daw to. First time ko nakakita ng pechay na ano, buto. Bababad pa daw sa tubig to, sabi ni Kuya Paul. Ito. Di kami familiar, so kung kilala nyo to, kung ano to. Hindi ko rin alam to. Kung anong buto yan. Pero ito yung sa pechay. First time ko nakakita nitong pechay, ang liit. Para siyang mga beads. Mga ano ng pambata.
So, yan mag. Karaoke muna dahil sa sobrang boring, wala nang magawa dito sa bahay. So, yan mag-karaoke muna tayo. So, parang libangan. No? Okay. See ya. It's day 4, so umula pa yung ano ko kasi nag DIY facial. Ang pulo-pulo na mukha ko. Anyway, so yun, papakita ko sa inyo kung yung mga pinagagawa ng tao dito sa amin ngayon. So, yan, kanya-kanya silang sikap para mawala yung boredom nila. So, ito, check nyo. Hello! Okay, so habang naghihintay kami kay sister kasi pumunta siya sa clinic, on-call doctor. Hindi, nag-report lang dito sa clinic dahil kailangan ng ano. Siyempre, kapag nasa medical field, alam mo na, kailangan na ng mga taga-tusok. So yan, lumabas kami para mag-market. Meron kami ditong listahan ng mga pamamalengke. Pinaghiwalay yung para sa mart, sa ano, groceries, tsaka sa palengke. Of course, hindi pwedeng mawala si sister kasi siyang magdadrive. Driver! Siyempre, dapat meron kami laging N95 mask. Hindi rin pwedeng mawala ang ID, ang passes, ang pampamili. Dahil syempre kailangan yan. Syempre kailangan din ang alcohol. Syempre dahil pipila ka rin, mamamaho bunganga mo, kailangan ng candy. Dahil mapapanis ka kakapila dahil napakahaba ng pila sa groceries at sa palengke. Dahil baba ka sakali, may pa senior citizen si mother. Kailangan ng discount sa panahon ngayon, kailangan magtipid. Yan. Yun ang mga dapat binibitbit kapag lumalabas. Siyempre ayaw nating makulong dahil lang sa paglabag sa protocol ng quarantine at ng COVID isolation. Yun, so yan, naghihintay kami ngayon, napakatagal. Pero ganun talaga kapag part ng ano, trabaho. Isang labasan. Siyempre, matipid din naman sa gasolina. Pero take note, napakamura ng gasolina ngayon. O, tignan natin mamaya kung makakalusot yung camera. Unless pag sinipag akong magbitbit sa loob ng groceries. Tignan natin kung may rami pang laman. Actually, tanghali na nga kami. Mga anong oras na ba? Mga around 9 na yata. Going 9. Yun! Ganun. So, eh nakatunga nga lang habang naghihintay. So, see you later.
Okay, welcome to my YouTube channel. If you haven't subscribed yet, just click the notification bell and subscribe button para lagi kang updated sa mga videos na ginagawa ko. So, yan. Welcome sa aking vlog again. And, yan. So, yung mga following clips kanina ay yung random clips na ginawa ko for the whole week during the quarantine period. And, so far, kahit paano ginawang busy ng konti yung araw para hindi naman maging boring. At least, kasama pa rin yung family sa pagkain, sa paggawa ng any activities. Parang napakalapit ng camera ko. So, mukha ko nag-tiktok. Yan. So, sa mga moments na ganito, mga incidents na ganito, so, sa COVID-19 crisis natin, na kinakaharap, so, what the government is always asking is just to abide kung ano yung mga kailangan gawin. So, kung kailangan natin magstay sa bahay, kailangan natin magstay sa bahay, kailangan natin magmask, it's mandatory now, kailangan natin magmask. Just keep the nutritious food and stay with the family. Kasi, wala naman tayong magagawa, kahit magreklamo tayo, magreklamo para naman sa atin tong lahat. Wala naman ding masama kung gagawin to or magfa-follow tayo. Yeah, andun na tayo sa walang makain, but I hope everything will go well. Magtulungan na lang tayo. So, thank you for watching this video. If you haven't subscribed yet, again, just subscribe by clicking the subscribe button and the notification bell. Then, don't also forget to like and comment down below on this video. Just follow me on my Facebook page with Winmel and my Instagram with Win07Talks. Bye!